So ayun mga kalon moto, gumagana. At itatry natin ang starter. So ayun, the best mga kalon moto. So what's up mga Loud Moto, welcome back again to our channel loudmotovlog.ph. So for today's video mga Loud Moto, mag-unboxing tayo at magre-review ng item na in-order ko, ay yung 4 channel wireless remote control relay 433 MHz. So may kasama ng dalawang remote. So ayan mga Loud Moto, i-unboxing na natin. Ayan na mga kalod moto, na unboxing na natin. So ito yung kanyang dalawang remote. So ayan, may apat na switch. So ayan, kasama ng battery. Ayan. So at saka ito yung kanyang module. May apat na relay o tinatawag na 4 channel relay. So ayan. At itatry ko mga kalod moto kung kaya kong ikabit to sa ating wave 125. Wave is 125. So ayan. So ayan mga kalod moto, bumaksan natin yung module para makita niyo yung loob. So ayan, meron siyang apat na channel o apat na relay switch. So ayan. So nandito naman yung kanyang pinaka diagram, kikita niyo yan. NC stands for normally closed, and COM is common, and NO is normally open. At para sa kanyang power naman, nandito yung plus V is positive, and sa GND stands for ground, so ayan, for negative. At para sa mga nagtatanong mga kalod moto kung saan ba, ano ba yung mas maganda, ito bang 4 channel wireless remote or yung 2-way alarm. So mas maganda naman syempre talaga yung 2-way alarm, dahil yun ay plug and play na. Kasi ito mga kalod moto, pwede mong i-program kung saan mo gagamitin. Unlike sa 2-way alarm is nakaprogram na yun at hindi mo yun basta-basta nang ma-modify. So ayan. So ito na mga kalod moto, ang ating 4 channel relay module, at ito yung ating remote. So ayan. So ito mga kalod moto, pupunta to sa negative, at itong red is doon sa accessory wire. So for the meantime lang, dahil i-check natin kung anong mode na nakaset sa kanya. At dapat yung dalawang launching at dalawang non-launching ang mode na ating isiset para sa ating mga module. So ayan, lagyan muna natin ng power. So ayun, kung nakikita nyo mga kalod moto, ang bilaw ng kanyang light power indicator. At madali lang naman ito mga kalod moto. At syempre meron naman ditong banda yung kanyang diagram. Doon sa mga naghahalo switch, na mga nakahalo switch, parehas na parehas lang ang kanyang diagram.
mayroong tinatawag na common, normally closed, at normally open. So para makasupply yung kanyang mga module, yung pinaka-trigger niya is syempre yung positive at negative. So dito yung negative at dito yung positive. So ayan, kung dito nyo, ito yung positive. Ayan. Dahil dito yun, sa B plus at B minus. At itong mga wires na to, inagyan ko ng jumper para masupplyan yung mga relay na punta ng common galing sa B plus. So ayan, B plus yan eh. So linagyan ko yan lahat ng apat na module. Apat na module. Apat na module. So i-check naman natin yung kanyang normally closed kung masupplyan talaga yung ng power yung ating module. So ayan, yung normally closed is number 1, 4 at 7 at 10. So sa number 1, check natin kung may power, dapat meron yun. So ayan, ito pala yung B plus. Ayan, ito yung 1 4, tapos 7 at 10. So ayan, so ayan, 12 wala na yan. Ayan. So i-check naman natin yung normally open. So yung normally open is number 3, 6, 9 at 12. So ito yung 3, ito yung normally open ng letter A. So check natin. So yun, umilaw. So naka-launching yung mode. Yan, off, on, off. So sa iyon. Sunod is yung normally open ng letter B sa number 6. So yan, try natin letter B. So yun, launching pa rin. Sunod yung normally open number 9 sa letter C. Ayan, sa 9, ito yung 9. Try natin sa C. Yun, launching pa rin. So naka-launching lahat yung mode. So sa 12, sa letter D. So yun, launching. So naka-launching mode siya. So itatry naman natin yung hanapin yung dalawang launching at dalawang non-launching. So meron po tayo makikita ditong button. Ayan, yan yung pagsiset. Pindutin natin ng 8 beses. So ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ayan, nag-blink. So yun. So ibig sabihin ng 8 beses na pagpindot ay pag ano yun, pag-reset. So bali wala siyang kilalang remote. Ayan, hindi yan gagana. Ayan, lahat ng isang remote, hindi yan gagana dahil hindi niya, wala na siyang kilala. So ipapakilala naman natin ulit doon sa dalawang non-launching at dalawang launching. So pipindutin natin ng 4 na beses. So ayun, nag-blink. So pinutin natin kahit saan. So yun, umilaw. So i-off muna natin at balik natin sa pag-on. So i-try natin ang common ng letter A. So yun, non-launching sa A. Sabi naman non-launching pa rin sa C. Yun, so naka-launching na at off, sa C pa rin. Sa D. So yun, dalawang non-launching sa A at B at dalawang launching sa C at D. So dito natin ilalagay yung ating sa non-launching, dito yung push start at locator. At sa C at D, dito yung ignition on at kill switch. So ayan, makikita nyo naman dito mga kalad mo to yung kanyang diagram dito banda. So ayan, diagram. So sa itong isa, bali hindi niya ito kilala. So ipapakilala din natin sa dalawa, sa apat na mode, dahil meron po itong 7 mode. So
So ayan, pinutin natin kahit saan. So ayan, try natin. Ayan, lansing. Anong lansing? Anong lansing? Lansing. At lansing. So ayan. So ayan mga kalumoto ko, at kung magtataka kayo ba't iba yung itsura. So nag DIY lang ako ng cover niya. Ayan. Tinahi ko at nagkawa ko ng snake knot ng paracord. So ito yung sobra lang to ng retaso lang to ng bagong seat cover ng ating Wave 125. So ito, so ito yun. Ayan. So itratry natin kung talagang magsasucess yung ating pag-install ng ating 4 channel relay module. So ayan mga kalimo to, ikakabit na natin. Ayun mga kalod mo to, naikabit na natin ang mga wires dito sa ating 4 channel relay module para sa apat na functions. Ay yung una yung locator, pangalawa yung push start, pangatlo ignition, at syempre yung pang-apat ay yung kill switch. So ayan, at bali meron akong extra socket kaya nagkabit na rin para mas maganda, para tanggalin ay malalim na tanggal. So ayan, pinamitan ko ng shrinkable tube sa pagdugtong wires. Okay. Dito sa loob naman, ito yung socket niya. Ayan. Dito. Ito yung socket. At syempre, linagyan ko rin ng nagdagdag ako ng switch. Itong unang-unang switch. Itong unang tagol ay yung switch para sa power ng ating 4 channel relay, at pangalawa ay yung kill switch din. Ito yung manual kill switch para sa pulser, at ito yung alarm naman, itong switch na isa. At syempre mayroon din tayong nagdagdag tayo na dalawang fuse, itong isa para sa ating auxiliary light at headlight, dahil yung headlight linagyan ko na rin ng relay para hindi na mag-blink kung nagsisignal. Tapos itong pangalawa, syempre fuse ng ating 4 channel relay module. Ayan, nakabit natin. Ayan, nakabit na natin mga kalaod mo ito. Ayan. So, bago natin i-demo, dikta ko muna kung ano yung mga wires na nandito. So itong red wire ay yung power o V plus ng ating 4 channel relay, at itong yellow, ito yung ating kill switch. Ay hindi, yung ito yung ating tama, yung yellow ito yung kill switch. Green yung push start, at itong blue ay yung locator, at sa black ay yung accessory wire, at sa white ay yung ating ground o negative. Ayan. So kahit kinabit natin at ang power, so para magkaroon ng power, i-on mo natin ng switch na. Ayan, i-on natin ang pulser. So naka-standby mode na. So yung mga kalimutan, mas maganda kung nalagyan nyo ng switch para sa power ng itong ating 4 channel relay, kasi
para pag hindi natin gagamitin ang motor mga kahit ilang araw, i-turn off lang natin ang switch para hindi mag-drain o mag-discharge ang ating battery. Kasi pag hindi natin lagyan ng switch at palagi lang nakatabit o naka-standby mode ang ating relay, mag-discharge ang ating battery. So, ayan. So, itatry natin sa ating remote. So, ayan. So, tanggalin muna natin ang susi. So, tayo natin mag-susi kung gagana. Ayan, gumagana. So, off natin. Tanggalin natin ang susi. Tanggalin natin dito. So, itest muna natin yung A sa locator. Ayan. Locator. Kinonekta ko sa signals at sa ating drag horn. So, tips mga kalod mo ito, pag nakakabit kayo ng ganitong 4-channel relay, kailangan pag locator, pag magkakabit kayo sa signals, kailangan nyo ng diode. So, dalawang diode ang ginamit ko yan. May diode tayo. Ano nga ba yung diode? So, ito yun mga kalod mo ito, ang diode. Ang purpose nito is para one way lang yung daloy ng kuryente. So, ayan. So, kung saan yung silver, doon papunta yung doon lalabas yung kuryente lang at hindi na babalik. Kasi pag hindi nyo ginamitan ng diode, pag mag-signal kayo, maghahazard ang mga signal lights nyo. Ayan. So, try naman natin mag-ignition. So, last letter D, ito yung ating kill switch. So, ayan, example is nagmumotor kayo at na-hold up o nagawin sa inyo yung motor. Ayan, andalin mo naman. Pag ginagaw sa inyo yung motor, ibigay nyo lang at pindutin nyo yung kill switch sa letter D. Ayan. So, kahit anong start niyan, hindi nagagana yung ating motor. Kahit pa i-kick start, unless hindi natin i-deactivate yung kill switch. So ayan, deactivate na natin. So gagana na yung ating motor. So ayan mga kalod mo ito. Pero hindi natin mapapatay ang ignition pag nakasusi. So patayin mo lang natin. So ayun mga kalod mo ito, nag-success tayo sa pagkabit ng ating 4-channel relay module. Madali lang naman ito mga kalod mo ito. Lalo na doon pala sa mga naghahalo switch. So ayun. Siyempre yung ating kill switch, kailangan yung common niya is galing sa naka-jumper doon sa accessory wire. Kasi pag doon ito naka-jumper sa ating power ng ating module, kasi itong red, na mangyayari, pag pinatay nyo yung susi, hindi yung mamamatay ng engine. So, ayan. Ito yung naka-standby mode yan. Ayan. So, lahat mga kalod mo ito pala yung aking mga ginawa. Nag-wiring ako. Try pala natin yung alarm. Yung alarm naman mga kalod mo ito, ayan, pag in-switch on natin ang alarm, gagana yan pag pinandar ang ignition ng motor. So sabihin natin, ayan, susian nila. So ayan mga kalod mo ito, mag-alarm. So i-off natin. So ito pa mga kalod, nag-DIY lang ako ng board switch para sa ating tatlong switch. Ayan. So
ayusin natin yan. So ito na mga ka-load motor, natapos ko na ang pag-install ng ating 4 channel relay module 433 MHz dito sa ating Wave S125. At nag-success tayo mga ka-load motor. So ipapakita natin ulit yung demo, paano gumagana yung itong ating 4 channel relay module. So ayan. So i-try natin ang ignition. So ayan mga ka-load motor, gumagana. At i-try natin ang starter. So ayun, the best mga ka-load motor. So ayan, kung naririnig nyo yung tunog ng makina. Papatayin naman natin ang ignition. So ganoon pa rin sa letter C. So ayun. So namatay na yung ignition. So this time mga ka-load motor, itra-try natin yung kung gagana ba ng malayo. So mga ka-load motor, dito na ako sa malayo, sa dito sa parte ng bahay namin. At ayan, so nakikita nyo yung ating Wave 125 nandoon. So itatry natin yung locator. So ayan, kung gagana. So gumagana mga ka-load motor. So ayan, the best mga ka-load motor, gumagana. So this time mga ka-load motor, itatry naman natin yung kill switch. So ayan, i-try natin susian at panda rin natin. So ayan, gumana mga ka-load motor. At pipindutin natin yung kill switch. So ayun. So ayan, dapat hindi gagana yung ating motor pag naka-kill switch. So ayaw. So try natin i-deactivate yung kill switch. So ayun mga ka-load motor, the best. Gumana. So syempre, ang pagpatay, dahil nakasusi tayo, dito pa rin sa susi. So ayun. At dagdag ko lang mga ka-load motor, yung pag-wiring ko ng starter nitong ating Wave 125 ay naka negative triggers. So ayun, dahil iba-iba po yung starter diagram ng ating motor, may positive at negative. So yun lang. So yun nga ulit no, sa mga nagtatanong kung alin ba yung mas maganda, ito ba yung ito bang 4 channel relay module o yung 2-way alarm system. Syempre mas maganda pa rin yung 2-way alarm system dahil plug and play na yun. At yung nakaganda lang dito sa 4 channel relay module ay ikaw yung magpro-program kung saan mo siya gagamitin. Pwede mo siyang gamitin by electric para magbukas yung ating upuan. At depende kung saan mo siya gagamitin. At by the way mga ka-load motor, nais kong magpasalamat sa inyong mga suporta dito sa channel na to. At umabot na tayo ng mahigit 300 subscribers. So maraming maraming salamat mga ka-load motor. Thanks for watching and see you on the next video.